eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence, examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit, joined and united in one God? Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry. Even though each strand is different from the rest, we become a thing of beauty and of strength when we're held together by a common thread. So let us put aside those things that would divide us. Let us press on to the goal to which we're called. The greatest work is done when we're united, and we're giving all the glory to our God. All the glory belongs to our God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. Answer the call. When I think of all my faults and my failures, and I consider all the times I let God down, I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own, yet every time I've come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed.
even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I can give. A broken life is all I have to offer. And yet, it is a priceless gift to Him. The bitter marks of sin will never fade away, but I can come before Him unashamed. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed. I stand redeemed. In the dark of the midnight, have I awe in my face, while the storms howl above me and there's no hiding place. Mid the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry. Keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispered, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise where the storms never darken the skies. When the long night has ended and the storms comes no more, let me stand in thy presence on that bright, peaceful shore. In that land where the tempest never comes, Lord, may I dwell with thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Hold me fast, let me stand in the hollow of thine hand. Keep me safe till the storm passes by.
with sorrow, and a tempest fill my soul. This one thing I know for sure, my God is in control. His way is perfect. His way is wise and loving plan. His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. When the toils of life are come, and my heart is worn with care, I faint 'neath the burden of a cross joy has departed from my sorrow-stricken soul. This one thing I know for sure, my God is in control. His way is His way is best. His
ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na magalinlangan ang mundo, saklap na dagok ng buhay. Kanino dudulog, tutulong ay wala. Si Jesus ang kapitan mo. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Amen, amen. Amen, amen. Good morning po sa ating lahat. At once again, welcome po sa ating program sa umaga pong ito. Ito po ang The Key to Success Season 2, The Key for Your Growth from the Word of God. At salamat sa Panginoon na tayo ay nagkasama-samang muli sa programa na kung saan ay katuwang sa ating paglago espiritual. Amen. Good morning po sa ating lahat. Happy Monday morning. Ngayon po ay May 1, 2023 at salamat sa Panginoon na tayo ay may pagkakataong muli na paglingkuran ng Panginoon at truly God is great. Kahapon, napakaganda po at very successful po ang ating pong pananambahan at salamat sa Panginoon na pinagkalooban niya tayo ng maraming pagpapala mula sa kanyang salita. Kaya marapat lamang na ibalik natin ang papuri at glory sa Panginoon sapagkat lahat ng mga biyayang ito natatamasa natin, it's because of the grace of God. Amen? Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Magandang umaga po sa CBBC North Caloocan Mission sa lahat ng ating mga areas, four corners. No, Northeast and Southwest. Good morning po. Sir Marlon Bundesto, magandang umaga. Sir Arnulfo Imperto, good morning. Brother Joshua, magandang umaga, Brother Joshua. At si Sister Rhea Cabajes, magandang umaga. Si Ma'am Marilyn Fruto, good morning po. Nanay Teresita Morena, Nanay Maring, Ortega family, Pabalate family, good morning po. Ma'am May Masuela, magandang umaga po. And to all the CBBC, CSI, North Caloocan Mission members, good morning po. Ngayon po ay May 1, holiday, at as per Pastor Hill and Pastor Rick, ay ngayon po ang ating pong church-wide soul winning. Kaya yung mga sasama po, no, mag-ready na po kayo habang nakikinig ng programa ito. Handa na po, mag-prepare para po sa ating pong soul winning. Mamaya po, ang call time po natin is 8:30. Punta na po kayo dito mamaya para tayo po ay mag saturation, mag church-wide soul winning. Let's give all the glory to God sa pamamagitan po ng paghahayag ng salita ng Diyos. Amen? So ngayon po ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos and today is another lesson na ating pag-aaralan. So natapos na po natin yung Lord's Supper. So I hope na hindi na po tayo nalilito. At naunawaan na po natin kung ano po ang tamang mindset and tamang practice ng Lord's Supper. Ano po? Kaya next year sa ating pong pag-partake po nito ay nawa po maging maliwanag po sa atin yung doctrine po na yan. Napakalaga po niyan kasi
isa po yan sa church ordinance ng ating pong simbahan. At ngayon po ay very, very relevant yung topic po natin ngayong umaga sapagkat ang pag-aaralan po natin is all about missions. Yun. So, pag-aaralan po natin yung missions, mga kapatid. Let's learn the mission concept. At nga po nito, mga kapatid, ito po ay tinuro na po ni Pastor Rick, of course, and Pastor Hill. Napahapyawan niya po ito yung tinatawag po natin na area concept bago po yung series of messages about prayer tuwing Wednesday. Nadaanan po natin yung mission concept or area concept and dito din po yun pinanggalingan niyan yung mission. So, nadaanan po natin na lahat po tayo ay naging Kristiyano, naging mananampalataya at napunta sa ganitong klaseng pananampalataya ay dahilan po sa mission. Kung wala po ang mission, wala po tayo. Okay? Tandaan niyo po yan. Ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas, because someone ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. At sila po ay, nung sila ay tumugon sa panawagan ng Panginoon, i-share, ipangaral yung ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, kaya tayo ay naabot. No? And salamat sa Panginoon kung hindi dahil ang Panginoong Hesukristo ay tumugon sa pagmamahal ng Ama, wala tayong kaligtasan. Naunawa niyo po? Kung di ang Panginoong Hesukristo ay nag-mission dito sa lupa, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, di ba? That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Jesus came to seek and to save that which was lost. That was His mission. You see? So, kaya po tayo ay naligtas dahilan po sa mission. No? Bagamat hindi po yung mission ang nagligtas sa atin per se, kundi bagamat ang Panginoong Jesucristo pa rin, no, yung tagapagligtas po natin, tayo po ay naligtas, hindi tayo maliligtas kung wala pong nangangaral ng salita po ng Diyos. Kaya ito po maganda pag-aralan po natin, no, the mission. Now, at the conclusion of the Lord Jesus Christ's earthly ministry, the Lord Jesus Christ committed His church to the continuance of His works of redemption. Okay? Nung ang Panginoong Hesukristo ay nag-minister dito sa mundo, sa lupa, ay ang kanyang tagubilin sa mga mananampalataya ay pagpatuloy po yung kanyang mission, no, na sinimulan. No, kasi pagkat ang earthly ministry ng Panginoon na hindi lang mo primarily na magpagaling ng mga sakit o mag-perform ng miracle, kundi ipangaral yung tungkol sa kaharian ng Diyos about the kingdom of God. Alright? Ngayon, ang sabi po ng Bible, to the assembled body of baptized believers or the church, sabi niya, as my Father hath sent me, even so I send you. Ipababasa po natin yan sa John chapter 20 verse number 1. Na sabi ng Bible, yung Diyos Ama ay sinugo niya ang kanyang anak. Para ano? Para tayo ay maligtas, para iligtas po tayo mula sa kapahamakan sa impyerno. Kaya ang sabi ng Bible, as my Father hath sent me, even so I send you. So tayo po na mga miyembro ng simbahan ay binigyan tayo ng authority ng Panginoong Hesukristo mismo, no? As a church of the Lord Jesus Christ, na ipangaral ang salita ng Diyos, ipangaral about sa kingdom of God. Okay? Then, the Lord's churches then are to duplicate the things done by the Lord, no? Kaya nga ang tawag po sa atin pag tayo ay nagdi-disciple, for example, kasi kasama po yan yung mission ay hindi lamang po yung paghahayag ng ebanghelyo, yung salvation per se, kundi kasama po dyan yung tinatawag natin na discipleship. And discipleship means duplication. Sinabing duplication,
ikaw po ay magmumultiply. Halimbawa, ikaw yung taong naligtas, napunta ka sa church, at ikaw ngayon ay nangangaral ng salita ng Diyos sa iba, ang gagawin po natin sa pagdi-disciple ay iduduplicate lang po natin yung ating sarili. Kung tayo po ay, halimbawa, staff ng simbahan, naglilingkod tayo, nag-involve tayo sa church. Kapag tayo ay nagdi-disciple, ang mindset ay magduduplicate tayo. Kinakailangan makapag-produce tayo ng kagaya natin na Kristiyano. Kaya nga, pag ikaw ay nagdi-disciple, magiging maingat ka sa iyong pamumuhay bilang isang mananampalataya, sapagkat kung halimbawa na ang dadami ay kagaya mong Kristiyano, ano kayang magiging laman ng simbahan? Naunawa niyo po, ano kayang magiging laman ng mga ng church na mga members kung ang bawat isa sa atin ay mayroong mindset na mag-duplicate, no? So kaya nga mapapansin niyo po sa New Testament, grabe po yung pag-grow ng simbahan. Grabe yung growth ng church sapagkat ganito po yung mindset ng mga mananampalataya. Duplicate, no? Duplicate, produce another one, no? Kaya nga the Bible says they multiply and then after they multiply they became multitudes, and the multitudes multiply, and then the multitudes na nagmultiply ay naging multitudes ulit hanggang nagmultiply, hanggang nakarating sa atin yung salita ng Diyos. Bakit? They have the same mind, no? Iisa lang po ang kanilang mindset. Ano po yun? To duplicate, produce another you. That's the concept of mission, mga kapatid, sapagkat yan po yung iniwanan sa atin na trabaho ng Panginoong Hesukristo. At yun po yung eksaktong gagawin natin ngayong araw, no? Sa mga hindi pa po nakakapag-involve sa soul winning, samantalahin natin yung holiday po ngayon na nandito tayo sa church, and then we will go out on soul winning. Napakaganda, at gagamitin po natin itong event na ito sa pamamaraan po na ito na makapag-promote din po tayo ng ating pong big event, no? So napakaganda po ng plano ng Panginoon sa atin. Now, sabi po dito, the Lord's churches then are to be duplicate, and the things that are done by the Lord Jesus Christ without change. That's the thing, no? Hindi natin babaguhin kung ano man yung eksaktong pinasa sa atin ng Panginoong Hesukristo, hindi na po natin babaguhin. Wala tayong babaguhin, mga kapatid. Kung ano yung ipinasa sa atin, yun po yung eksaktong ibibigay natin sa susunod sa atin. No, parang pagpapasa ng baton sa relay. Alam niyo yung larong relay, isang group game 'yan. Halimbawa, composed of 4 members, tapos yung isang diretsong takbuhin na 'yan. Ang gagawin po ng mga ang gagawin doon sa ng tao doon sa starting line, kasi hahatiin po sila doon sa apat. And then i-divide po sila sa proper distances, and then tatakbo yung nasa unahan, tapos ipapasa niya po yung susunod doon sa yung baton or yung kung ano man yung hawak-hawak nila. So ipapasa lang po nila sa susunod, hindi na po nila papalitan. Yun na po yung mismong dadalhin nila hanggang doon sa finish line. So ganun din po yung mindset po sa atin. Tayo, nakatanggap tayo ng salvation, at kung ano yung natanggap natin, hindi na po natin ito babaguhin, no? Ang problema po ngayon, marami pong mga so-called Christians or Baptist people na binabago po nila yung pamamaraan ng kaligtasan, no? Tayo, naligtas tayo by grace through faith. Ibang Baptist ngayon, hindi na po ibang sekta, no? Even Baptist people today, iba na po ang pinangangaral tungkol sa kaligtasan. Kaya po, maging maingat po tayo dyan. Kung ano yung natanggap natin na paraan ng salvation, don't change it. Because the principle is, if it is new, it is not true. And if it is not true, it is not new. So, kung ano yung natanggap natin, yun po yung ating pong ipapasa. Okay? So, while so many things Jesus did could be contained in any numbers of books. No? Marami pong mga ginawa ang Panginoon sa lupa during his earthly ministry na hindi na po naisama sa salita ng Diyos, sa sobrang dami. No? Sa sobrang daming ginawa ng Panginoon, ang inilagay lang po dito ay kung ano yung kailangan natin, eksaktong kailangan natin. No, ang tawag po diyan is
revealed will of God. No, revealed acts of God. Kumbaga, ito yung ni-reveal sa atin sapagkat ito yung kailangan natin. No, naman niyo po. So, sabi na it cannot contain, no, the things that God did in this book sapagkat sa sobrang dami po ng ginawa ng Panginoon sa atin ay hindi it cannot contain, hindi kayang i-contain ng aklat po na ito, no? Kaya nga meron po mga bagay na hindi pa po i-reveal sa atin kasi hindi natin 'yon kailangan. At 'yun lahat ay ma-reveal the moment na makita natin ang mukha ng Panginoon, no? Lahat ng mga bagay na hindi i-reveal sa atin ay i-reveal ng Diyos 'yan the moment na makita natin ang Diyos ng face to face. No, ibig sabihin nandoon na tayo sa langit. Ganun pa man, there were some works he did consistently throughout his earthly ministry, and yan po yung dapat nating matutunan, ano? Yung ibang mga grupo ng pananampalataya, ang pinagkakaabalahan po nila ay yung mga bagay na hindi naman inireveal ng Diyos, no? Para ipalabasin na sila ay matalino o kaya sila ay mas magaling. Kasi meron silang alam na hindi natin alam. No, that's always the case. Yung tao, masyado siyang mataas yung kanyang pride na kahit sa salita ng Diyos, gusto yung magdunung-dunungan na alam niya yung mga hindi inireveal. Ang punto nga po dito, yung mga inireveal na nga sa atin na salita ng Diyos, hindi pa natin masunod-sunod. Bakit kailangan pa natin ang hindi inireveal sa atin? Naunawaan niyo po? Yung ni-reveal nga sa atin na salita ng Diyos, ang dami-dami na natin, dapat natin sundin pero hindi natin masunod-sunod lahat, naghahanap pa tayo ng unrevealed will of God. So, kaya nga, kailangan po natin dito, kinakailangan po natin maunawaan yung ginawa ng Panginoon na ipinasa sa atin at maging consistent po tayo dito. Ngayon, buksan po natin ang ating Bible sa John chapter 4 verse number 1. John chapter 4 in verse number 1. John chapter 4 in verse number 1. Diyan na po kayo. Sabi po ng Bible, "When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John." Okay? Ano po ang sabi ng Bible? Jesus Christ and John ay nagkaroon po ng comparison dito, no? Na ang sabi po ng Bible na narinig ng mga Pharisees at ng mga tao na si Jesus Christ ay mas marami pa pong nabautismuhan kumpara kay John. Bagamat ito ay comparison, pero ang gusto ko po makita ninyo dito na si Jesus Christ after his baptism kay John the Baptist ay nagbaptize po siya. Pero bakit po ba ang tao binabautismuhan? Sapagkat yun ang unang hakbang sa pagsunod sa Panginoon. So bago po ang baptismo, kinakailangan mo ng pangaralan ng salita. Kailangan niya munang tumanggap. So sa madaling salita, ang buhay ng Panginoon Jesucristo dito sa lupa ay hindi lamang po para magpagaling ng mga sakit, kundi para ipangaral ang salita ng Diyos at sila ay matuto silang sumunod. Nakita niyo po ba na ang Panginoon Jesucristo hindi lamang po preach ng gospel, kundi anong ginagawa ng Panginoon? Tinuturuan niya hanggang sa maging kanyang disciple. Nakuha niyo po, hindi po natatapos ang soul winning sa pangangaral. Kaya nga tayo po dito sa church, pag tayo nag-area, hindi lang tayo nag-share. Napapansin niyo po ba 'yon? Pag tayo nag-share, anong ginagawa natin? Kukunin natin yung pangalan, kukunin natin yung Facebook, yung contact number, yung address para sa susunod na pag-area natin, doon na po natin ipa-follow up. Merong follow up, merong follow through, hindi pa pwedeng pag naligtas, okay na, pabayaan mo na siya, ligtas na siya. Hindi. Ibig sabihin, kung naligtas siya at hindi siya kinuha kaagad ng Panginoon, may purpose ang Diyos sa kanya. Kaya nga, in-emphasize ko yan nung nakaraan sa doon sa Bible study. No? Sa aming Bible study doon sa isang area po namin, in-emphasize ko po yan na kung tayo po ay
ang layunin lang po ng Panginoon sa buhay natin nung tayo naligtas. Ay, iligtas lang talaga. Sana pala nung tayo naligtas, agad-agad ginawa na tayo ng Panginoon. Kung yun ang talagang purpose, maligtas lang tayo. Pero the fact na hanggang ngayon buhay pa tayo, ibig sabihin may plano pa ang Diyos sa atin. Naunawa niyo po? May purpose pa ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya tayo buhay pa hanggang ngayon. So, ibig sabihin, yung buhay natin ay mayroong layunin at yun po yung hahanapin natin. At ang layunin po, naniniwala po ako deep in my heart that the very purpose of God na tayo ay nabubuhay pa po at after it na tayo ay niligtas sapagkat gusto ng Panginoon na tayo po ay makapag-produce ng kagaya po natin, makapag-duplicate, no? In terms of discipleship. Now, that's the concept of mission. Sabi ko nga sa inyo, duplication. The concept of mission is duplication. So, kinakailangan po natin mag-duplicate. Hindi po pwedeng ang Kristiyano ay manatiling mag-isa. Ang Kristiyano, ang totoong mananampalataya ay namumunga. Yan po ang sabi po sa Book of John na we are the vine and Jesus Christ, we are the branches and Jesus Christ is the vine. Siya yung puno, tayo yung sanga, at yung sanga ay inaasahan ng Panginoon ay mamumunga. So tayo po mga mananampalataya, malalaman po natin mga Kristiyano, kapag tayo lumalago, kapag tayo ay namumunga sa paraan ng pagduduplicate. No? Kaya ang tanong, ilang taon na tayong Kristiyano? Sino na o ilan na po ang nadala natin sa Panginoon? Ilan na po ang naduplicate natin? Ilan na po ang naging kagaya natin? For example, ako ay full-time staff. Ilan na po yung na-produce na out because of God's work in my life sa pamamagitan ng pagtugon sa commission ng Panginoon? Ilan na po yung naging bunga sa pamamagitan ko? Yun po yung lagi ko pong pinalangin sa Panginoon. Na sabi ko sa Panginoon, Panginoon, anumang kung may purpose ka man sa buhay ko, gusto ko na makapag-produce ng kagaya kong Kristiyano, ligtas at ginagamit sa gawain ng Panginoon. Kaya yun po yung pinaka-mindset or pinaka-concept kung bakit po tayo nag-i-area. Hindi tayo nag-i-area for, lalo sa mga Bible students, for accomplishment purposes, para may maisulat ka sa wharf o kaya para meron ka lang, para masabing meron kang souls won o meron kang baptism, meron kang bisita para lang sa para sa Unli Wings. Ano po, hindi tayo nag-i-area para sa Unli Wings. Hindi tayo nagdadala ng bisita para magkaroon ka ng pagkakataon na makakain sa Unli Wings. Kundi tayo ay nag-i-area, the very purpose of our area is the concept of area or the concept of mission is duplication. Duplication, mag-multiply. Okay, at yun po yung ginawa ng Panginoon. Makikita niyo po, sabi ng Bible, nagkaroon ng comparison si Jesus Christ at si John sa dami. So ganun pa man, ang maganda dito, hindi competition. Tandaan niyo po, ang ministry is not competition. Hindi po yan, ilan sa'yo? Ay, tatlo lang sa akin, 20. Hindi ganun paramihan. No? Kundi yan ay mode of encouragement na kinakailangan ko pang mag-strive kasi si brother ganito nga, kaya niya mag-soul winning ng 50, kaya niya mag-soul winning ng 100 a week. Lalo pa ako. So walang imposible. So ganoon po, hindi yung buti pa siya 100, ako kawawa naman ako. Hindi po ganoon. Hindi competition ang pagbibilang, no, ng souls won, kundi for the record and then for encouragement na kaya pa lang niyang mag-share ng 100, kaya ko din. Amen. So ganoon po 'yon. So Jesus and John ay talagang nagtrabaho talaga ng maigi sa pangangaral ng salita ng Diyos, no? Talagang for the record, sabi ng Bible, Jesus Christ made and baptized more, no? Made and baptized. Pag sinabing made, siya ay nag-share ng gospel ay siya ay nag-baptize. And another passage in the book of Matthew chapter 5. So I hope na nakukuha niyo po yung concept ng lesson po natin. The concept of mission is duplication. Okay? Matthew chapter 5 verse number 1-2. Matthew chapter 5 verse 1-2. Sabi po ng Bible, "And seeing the multitudes, he went up into a mountain.
And when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying, yon. So, ang ginawa ng Panginoon, makikita po natin itong chapter 5 ng Book of Matthew. Ito yung tinatawag ng na preaching of Jesus Christ in the mountain, and he preached about the Beatitudes. No? The Beatitudes, yung kinakailangan pong mga na attitude ng mga mananampalataya, tinuro yan ng Panginoong Jesucristo. Pero makikita niyo po dito, lahat ng pagkakataon, lahat ng bahagi ni na, lahat ng buhay ng Panginoong Jesucristo during his earthly ministry, kung hindi siya nagpapagaling ng sakit, siya ay nagtuturo. Nagtuturo siya ng mga bagay para ang kanyang mga disciples ay matrain, no? Jesus taught and trained his disciples. So, ang concept po, hindi lamang po para mag-duplicate, kundi para mag-training. Okay? Tandaan niyo po yung mga important words na yan. The concept of mission is not only duplication, but also training. Kaya nga sa ministry, talagang merong kahirapan kasi may training eh. Walang training na madali. Tandaan niyo po yan. For example, ikaw ay papasok sa Armed Forces of the Philippines. Kunyari, papasok ka sa pagsusundalo, AFP, or PNP. So, bago ka makapasok dyan, eh, kinakailangan mong mag-undergo ng training. At sabi ko nga sa inyo, walang training na madali. Kahit sa pagtatrabaho, di ba? Halimbawa, wala kang experience. Iti-train ka muna para ikaw ay maging equipped dun sa trabahong pinili mo o ina-applyan mo. At sa training, mga kapatid, wala pong madali. Kailan lang po magiging madali ang isang bagay? Kapag ka natutunan mo na. Sa umpisa talaga mahirap. For example, sa soul winning. No? Sa soul winning, ititrain tayo para mag-soul winning mahirap kasi hindi tayo sanay. At yung pakiramdam ng rejection, ayaw natin ang pakiramdam na ganyan. Na kapag tayo nag-approach ng tao at di tayo pinansin, hindi tayo nireject tayo, ayaw natin ang pakiramdam na nire-reject tayo. Pero ang punto po dito, mga kapatid, no? Kaya po mahirap po ang training sapagkat hindi pa po tayo used sa bagay na yan. Pero pagka tayo ay na-used sa bagay na yan, buhay na po natin yan. Naalala niyo po si Pastor RJ? Pastor RJ is one of the great soul winner sa generation po natin ngayon. Bakit? Siya po ay consistently for how many years now ay nag-win ng kaluluwa araw-araw. Could you just imagine, araw-araw mga kapatid, daily. Magamat ang kanyang prinsipyo is one soul a day, pero sa umpisa naniniwala ako struggle po sa kanya yon. Struggle po na kanya na i-push niya na mag-share siya ng isang kaluluwa kada araw. Bira. Napakahirap ng tinry po namin yun ni Brother Joshua, nagawa po namin for one year, no, dito sa Caloocan Mission, pero napakahirap, no? Bakit? Kasi hindi pare-parehas ang araw, minsan uulan. O minsan masama ang pakiramdam mo, kailangan mo ba para mag-share ng kaluluwa. Pero yun po yung dahilan kung bakit po tayo niligtas ng Panginoon eh. 'Di ba? Para mag-reach ng another na kaluluwa. Sapagkat kung meron man nakakapagpasaya ng langit, ang hindi lamang po yung pag-awit ng choir, pag-usher or pag-security o pag-operate ng audio, ng media, hindi lang po yung pagtutugtog sa piano. Kundi ano po ang sabi ng Bible, nakakapagpasaya ng anghel sa langit at nakakapagpasaya sa Diyos. Ang walang iba kundi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kapag may isang kaluluwa na tumanggap, ano sabi ng Bible? Laksa-laksang langit ang nagkakatuwaan. Laksa-laksang anghel sa langit ang nagkakatuwaan. Sapagkat mayroong isang naligtas. Nung naligtas tayo mga kapatid, nung ako ay naligtas, sigurado ako masayang Panginoon, masayang langit. Eh, how much more kung gaano kasaya ang Panginoon ngayong araw kung mag-e-involve tayo sa soul winning? No? I, mind you, mga kapatid, alam ko po, iba sa atin, hindi makakapunta kasi ganito, may mga activities tayo, may mga work tayo. Pero, why don't you try dyan sa trabaho mo na makapag-win ka ng kaluluwa? Ngayon, walang pasok eh. Walang pasok sa ibang trabaho, sa school. Wala, lalo na sa school. Pero iba nating kapatid na nagtatrabaho dahil yun ay kailangan. Ay, bakit hindi natin subukan mga kapatid na i-share natin sa kanila yung alam natin na katotohanan.
Ano po? So that is the concept. Una, the concept of mission is duplication. Pangalawa, the concept of mission is training. And training is always hard. Bagamat yan po ay mahirap, sa umpisa lang po yung mahirap. Pero pag natutunan na natin yan, buhay na po natin yan. Hindi na po tayo mabubuhay sa isang araw kapag tayo ay hindi natin nagampanan ang bagay nito. Kaya nga, napakaganda, magandang reminders. Ako po, personally, na-remind po ulit ako na itry. Susubukan po ulit natin yung ginagawa ni Pastor RJ bilang manggagawa ng Panginoon. Gusto kong pasayahin ng Panginoon. No, ayan po yung laging nasa isipan ko, paano ko kaya mapapasaya ang Panginoon sa araw na ito? No? Kapag ganyan po ang kaisipan natin, mga kapatid, I'm telling you, maiiwasan natin yung mga temptations na yan. No? Maraming temptations. Kahit po ako, natetempt din po ako. Si Pastor, natetempt. Lahat po tayo natetempt. Walang ni isa sa atin na hindi natetempt. Pero pag ang mindset natin, pag ang concept natin, pasayahin, paano ko kaya mapapasaya ang Panginoon sa araw na to? No? Paano ko kaya mapapasaya? Eh kung lahat tayo, ganyan po tayo mag-isip, gaano kaya kaganda ang magiging resulta niyan sa buhay natin at sa buhay ng ating pamilya? Kung ang tatay nag-iisip, paano ko kaya mapapasaya ang Panginoon ngayong araw? Kung ang nanay ay nag-iisip, paano ko kaya mapapasaya ang Panginoon ngayong araw? Kung yung mga anak ay nag-iisip, paano ko kaya mapapasaya? This portion is brought to you by Tricycle. Okay? Paano ko kaya mapapasaya ang Panginoon ngayong araw? Pagka ganun tayo mag-isip, mga kapatid, I'm telling you, mahihirapan ang Diablo sa atin. Amen? Mahihirapan ang Diablo sa atin. Bakit? Ang mindset natin, pasayahin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kaluluwa. One soul a day. Magandang reminder sa atin yan. Bagamat ito, hindi na po natin ito kahit papaano ay namimiss po natin yan minsan. Pero magandang paalala sa atin na makapag-win tayo ng kaluluwa. Araw-araw. Amen? So, that's the mindset. And kaya nga sabi ng Bible, in Matthew chapter 16, verse number 18, last verse na po tayo. No? In the Matthew chapter 16, in verse number 18, the Bible says, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So, tandaan po natin, mga kapatid, na ang Panginoon nag-build siya ng simbahan para ano po? Para yung mga taong naliligtas ay dun niya po idadagdag. Okay? Ang concept, ang mindset po dito, it's not only duplication, not only training, but also addition. Okay? Addition saan? Sa existing na church na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Para ano? Para protectionan. Kaya nga may pangako siya that even the gates of hell shall not prevail against it. Meron tayong tatlong institution, the government, the family, and the church. Yan yung mga in-establish ng Diyos na institution. At lahat tayo kabilang dyan, maliban sa mga unbelievers dito sa church. Ngayon, yung mga unbelievers na nire-reach out natin sa pamamagitan ng soul winning, kaya natin ini-invite sa church para sila idadagdag ng Panginoon sa church. Na ano? Na anong meron sa church? The church is the pillar and the ground of the truth, and the church has the promise that even the gates of hell shall not prevail against it. So, ibig sabihin po, mga kapatid, kapag tayo ay kabilang sa simbahan, dala-dala natin ang katotohanan at tayo po ay protektado ng Panginoon that because we have the promise that even the gates of hell shall not prevail. Bakit? Church yan ng Panginoon eh. Amen? At kung tayo ay kabilang diyan, ibig sabihin may pagkakataon tayong makapagbigay ng glory sa Diyos. Bakit? God gets the glory in the church. Ang Panginoon ay kumukuha ng glory sa simbahan. Hindi po siya kumukuha ng glory kung saan-saan. Hindi sa sabungan, hindi sa mall, hindi sa galaan, hindi sa outing o sa resort, no, hindi po. Kumukuha ang Panginoon ng glory in the church. Kung saan tayo naglilingkod, saan tayo ginagamit ng Panginoon, diyan kumukuha ang Panginoon ng glory. Kaya nga maging maingat tayo, huwag nating kukunin yung glory na para sa Panginoon. Okay?
anumang accomplishment, anumang matatrabaho natin sa biyaya ng Diyos, dahil yan sa kapangyarihan at sa kabutihan at mercy and grace ng Panginoon sa buhay natin. Kaya pag nakagawa tayo ng isang bagay, purihin ng Panginoon, salamat sa Panginoon, it is by the grace of God. That's why God must get the glory in the church. Okay? So that's the concept. Tandaan po natin, no? Tatlong bagay po yung ilalagay niyo po sa inyo pong mind sa umagang ito. The concept of mission is duplication, pangalawa training, and then pangatlo is addition. So ang purpose niyan, pag nagsisoluining tayo, idadagdag tayo ng Panginoon sa simbahan para ano? Tayo ay gamitin niya mightily sa kanyang gawain para proteksyonan against the wiles of the devils, para tayo ay maging kagamit-gamit, dahil at dala-dala natin ay katotohanan, no? The church is the pillar and the ground of the truth. Then remember na ang Panginoon, siya yung katotohanan, siya yung buhay. Dala-dala natin yung truth. Kaya pag lumabas tayo diyan, ang dala-dala natin ay truth. Walang dahilan para ma-discourage tayo o kaya manliit tayo sa tao. Halimbawa, may sinishare tayo, may i-approach tayo, tapos parang ang tingin sa atin, parang ang baba-baba kasi may Biblia. No, hindi po. Hindi tayo kayang liit-liitin ng mga tao. Because we know that we have the truth. No? We have the truth na kailangan po nila. Tayo, tandaan niyo po, tayo ay kailangan ng mga tao. Tayo ang kailangan ng mga tao. Hindi sila ang kailangan natin. No? Tayo ang kailangan nila. Bakit? Nasa atin yung truth. Kaya pag lumabas tayo dyan, ang mindset, dala-dala natin yung truth. So wag tayo ma-discourage kung sakaling i-reject man nila tayo. Si Jesus Christ nga po, yung napakaraming rejection ang natanggap. Di ba? Na-reject ng Panginoong Kristo. How much more tayo? Okay? So the mindset is, the mindset of mission is duplication, training, and addition. Okay? So I hope na meron tayong natutunan at babaunin natin yan hanggang mamaya sa paglabas natin. Sa buong maghapon, mga kapatid, let's win more souls. No, mamaya po, pupunta kayo dito para malaman niyo po yung ating gagawin, at mamaya instruction na tayo ni Pastor, bibigay sa atin yung goal at yung mindset natin. Talaga mahalaga po yung mindsetting. Okay? So pumunta po kayo dito as early as 8:30, and tulungan niyo kaming maglagay ng maggupit-gupit ng invitation, or lang mag-usap-usap tayo dito, magpapalakasan tayo para sa glory and honor ng ating Panginoon. Alright, so tayo na po ay magwawakas po sa ating programa, dahil inabot na rin po tayo ng oras. At ganun pa man, ako po ay nagpapasalamat sa inyong presensya ngayong pong umaga. Thank you for tuning in po. Kay Sir Marlon Bundesto, yan, kay Sir Arnulfo Impuerto, maraming salamat. Brother Joshua, maraming salamat. Sister Ray Acabayas, Ma'am Marilyn Fruto, Nanay Teresita Morena, Ma'am May Mosuela, so Sir Agaton Lagud, yan, sa Lagud family, maraming salamat. Brother Nelan Dorapama, Ma'am Lian Impuerto, Sir Marlon, yan. Alright, so maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo na po ay magwawakas po sa panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa kadakilaan, kabutihan niyo po sa aming buhay. Manguna po kayo, Panginoon, sa buong maghapon. Pagsasoluining po namin, paghahayag ng salita. Kayo po ang mag-ingat, gumabay sa amin. Gamitin niyo po kami mightily upang ang inyo po mga salita ay makarating sa mga taong nangangailangan, Panginoon. This, O God, ano man pong isiset namin na goal, ay sa inyong biyaya, Panginoon, ay makuha po namin ito at gamitin niyo lang kaming instrumento, O God. Salamat po sa pagpapala niyo po sa amin sa buong magdamag na pahingaan, Panginoon, at sa natapos pong pananambahan kahapon. Salamat po sa great success, O God, ng mga gawain po ninyo, Panginoon. Salamat po at patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala. Binabalik po namin lahat ng papuri at pasalamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, at nagkita-kita tayo mamaya sa ating pong church-wide soul winning. Alright, so bukas po, itutuloy po natin ang ating pong pag-aaral. Magkita-kita tayo ulit bukas, the same time and the same program. Ito po ang The Key to Success Season 2, the key for your growth from the Word of God. This is your host, Richie Lagud, serving you from Mondays to Fridays. God bless you all. Keep safe, brethren. And remember, we love you all. To God be the glory. We are
eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence, examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit, joined and united in one God? Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry. Even though each strand is different from the rest, we become a thing of beauty and of strength. When we're held together by a common thread, so let us put aside those things that would divide us. Let us press on to the goal to which we're called. Greatest work is done when we're united, and we're giving all the glory to our God. All the glory belongs to our God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. Answer the call. When I think of all my faults and my failures, then I consider all the times I let God down. I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own, yet every time I've come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scored hands that bought my liberty. I stand redeemed.
even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I can give. A broken life is all I have to offer, and yet it is a priceless gift to Him. The bitter marks of sin will never fade away, but I can come before Him unashamed. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed. I stand sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of Thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispered, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know Thou art with me, and tomorrow I'll rise, where the storms never darken the skies. When the long night has ended and the storms comes no more, let me stand in Thy presence on that bright, peaceful shore, in that land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with Thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of Thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Hold me fast, let me stand in the hollow of Thine hand. Keep me safe till the storm passes by.